us open our hearts to receive His blessings and to feel His love. Let us kneel down and thank Him for all that is done, for all of the blessings in our Lord. Come, let us sing, let us praise the Lord, and gather in His thoughts are to worship His name. Come, let us pray, let us open our hearts to receive His blessings and to feel His love. Good afternoon, brothers and sisters. Good afternoon, Father. In this evening's Mass, we remember not only our personal petitions, but we especially remember those who are sick, especially those who are at home, who cannot join us for obvious reason. We especially include them in our petition and prayer, together with your own personal intention and the intentions of those who have sponsored this evening's Mass and those who have asked for our prayers, including the eternal repose of the souls of our departed loved ones, especially the departed priests and bishops of the Archdiocese of Lipa. We begin the celebration in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Coming together as God's family, dear brothers and sisters, we recall to mind all our sins and ask the Lord for pardon and strength as we pray. I confess to Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, and in what I have failed to do, through my fault, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May the Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Son of
sins of the world. Have mercy on us, Lord, take away the sins of the world. Receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father. Have mercy on us. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High. Jesus Christ, with the Holy Spirit and the glory of God the Father. Amen. 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 Let us pray. O God, who have prepared for those who love you good things which no eye can see, fill our hearts, we pray, with the warmth of your love, so that, loving you in all things and above all things, we may attain your promises, which surpass every human desire. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, observe what is right, do what is just, for my salvation is about to come, my justice about to be revealed. The foreigners who join themselves to the Lord, ministering to him, loving the name of the Lord, and becoming his servants, all who keep the Sabbath free from profanation and hold to my covenant, them I will bring to my holy mountain and make joyful in my house of prayer. Their burnt offerings and sacrifices will be acceptable on my altar, for my house shall be called a house of prayer for all peoples. The word of the Lord. Thanks be to God. Our response be, O God, let all the nations praise you. O God, let all the nations praise you. May God have pity on us and bless us. May he let his face shine upon us. So may your way be known upon earth, among all nations, your salvation. O God, let all the nations praise you. May the nations be glad and exult, because you rule the peoples in equity. The nations on the earth you guide. O God, let all the nations praise you. May the peoples praise you, O God. May all the peoples praise you. May God bless us, and may all the ends of the earth fear him. O God, let all the nations praise you. A reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, I am speaking to you Gentiles, inasmuch as I am an apostle of Gentiles. I glory in the ministry in order to make my race jealous and thus save some of them. For if the rejection is the reconciliation of the world, what will their acceptance be but life from the dead? For the gifts and the call of God are irrevocable, just as you once disobeyed God, but have now received mercy because of their disobedience.
So they have now disobeyed in order that, by virtue of the mercy shown to you, they too may now receive mercy. For God delivered all to disobedience, that he might have mercy upon all. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all stand. Alleluia, 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 alleluia. Jesus proclaimed the gospel of the kingdom and cured every disease among the people. Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. And behold, the Canaanite woman of that district came and called out, "Have pity on me, Lord, Son of David. My daughter is tormented by a demon." But Jesus did not say a word in answer to her. Jesus' disciples came and asked him, "Send her away, for she keeps calling out after us." He said in reply, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." But the woman came and did Jesus homage, saying, "Lord, help me." He said in reply, "It is not right to take the food of the children and throw it to the dogs." She said, "Please, Lord, for even the dogs eat the scraps that fall from the table of their masters." Then Jesus said to her in reply, "O woman, great is your faith. Let it be done for you as you wish." And the woman's daughter was healed from that hour. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pag sinabi nating modelo ng buhay Kristiyano, sigurado po ako na meron tayong mental construct kung ano at ano ang kanyang itsura. Kung ano at ano ang kanyang itsura. I mean, externally and internally, meron tayong template sa isip natin, modelong Kristiyano yan. And generally, nagkakapare-pareho marahil tayo ng pagkaunawa na pag sinabing modelong Kristiyano, ito yung kita natin na nagdadasal, pious and devoted. Mabini ang kilos, very respectful, nagdadala ng rosaryo, nagsisimba, nagdadasal ng rosaryo, I mean, nagsisimba, walang kaaway, mahinahong magsalita, at naaaninag natin yung, kumbaga, kabanalan sa kanyang mukha at sa kanyang kilos. Ganyan ang more or less common or general image natin ng isang modelong Kristiyano. Kaya nga tingnan nyo ang imahe ng mga santo. It's either nakaganito or may mga tangang mga rosaryo. Si Santo Padre Pio, in the case of Santo Padre Pio, makikita mo sa kanya yung larawan nung sinasabi kong mga katangian. Pero ito'y isang modelo lang ng pagiging Kristiyano.
merong modelo na hindi natin masyadong napagtutuunan ng pansin, pero modelo din ng kabanalan. At ano yung modelo na yon? Modelo na tinatawag na model of struggle. Paano yung naging modelo ng buhay Kristiyano? Pag tiningnan po natin ang identity natin bilang Kristiyano, hindi naman tayo Kristiyano lang, katulad ng aking paulit-ulit na sinasabi, dahil tayo ay payapa ang buhay, dahil tayo ay maayos and in order lahat ang nangyayari sa buhay natin. Kristiyano din tayo na maituturing kung sa kabila ng mga gulo at mga struggle natin sa buhay, nagiging matatag tayo at hindi tayo nawawala sa focus sa ating pananampalataya sa Diyos. And that is another model. Ang modelo niyan, yung narinig natin sa ating mabuting balita ngayong hapong ito. Hindi man siya maituturing na kabilang sa bayang pinili ng Diyos, hindi siya Israelita, pero sa akin pong palagay, maituturing siyang another model of a true believer. Paano ko po nasabi yon? Sa kwentong ating narinig, alam niya na sa kanyang paglapit sa ating Panginoong Jesus, kung ano ang mangyayari sa kanya. At ano ba nangyayari sa kanya? She was rejected. At may mga dahilan kung bakit. Number one, sa konteksto ni San Mateo, sila ay hindi kabilang sa bayang pinili o ang kanyang lahi na pinanggalingan na Canaanite or Canaan is a pagan territory. At doon pa lang obstacle na yon. Struggle na niya kung papaano lalapit sa ating Panginoong Jesus para hilingin na pagalingin ang kanyang anak. At sa paglapit niya nga, tama ang kanyang kutob sapagkat ni gaputok hindi sumagot ang ating Panginoong Jesus. And for sure, human as she is, merong discouragement and struggle na nangyayari sa kanya. Maaring ang yung paglapit pa lang sa ating Panginoong Jesus, kinakabahan na siya eh. Dahil hindi naman siya kalahi o kauri. Dahil siya ay isang pagano at napapaligiran ng mga Israelita. Pero hindi siya nasiraan ng loob. Ikalawang attempt, nakiusap ang mga disipulo ng ating Panginoong Jesus para pagbigyan na huwag na lang siyang mangulit. Again, hindi siya napagbigyan. Natapos ba yung kanyang pagbabaka sakali? Hindi. Hindi siya nasiraan ng loob. Hindi siya pinanghinaan ng loob. Bagkos, lalo siyang nagpakita ng pananampalataya at kababaan ng loob sa ating Panginoong Jesus na siyang naging daan para dinggin ang kanyang hiling. That is an example and epitome of a true believer. She was able to transform her weakness or weaknesses into strength. At ganyan tayo bilang Kristiyano. Ang panawagan sa atin bilang Kristiyano,
ay hindi lamang maging payapa at maging tahimik sa pamumuhay sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng ating Panginoon, kundi sa gitna ng ating kahinaan, sa gitna ng ating mga pagkukulang, matransform natin ito into strength at maging boses ng ating Panginoong Jesus upang sabihin sa buong sanlibutan bilang mga Kristiyano at bilang mga binyagan, ang habag at awa ng Diyos sa pamamagitan ng biyayang ating nakamtan. Yan ang ipinakitang modelo ng babaeng ito na ilang beses na nakaranas ng rejection pero hindi sumuko, alang-alang sa kanyang anak na may sakit. Totoo na nasa Diyos ang awa, nasa atin ang gawa. Napakalalim po ng ibig sabihin ng kasabihang ito. Kahahabagan tayo ng Diyos, kaaawaan tayo ng Diyos. Kung meron tayong ginagawa, hindi lamang tayo tumutunganga. May mga paniniwala na ang kanilang kinabukasan ay gaganda. Ang kanilang buhay ay mag-iiba. Pero hanggang doon na lang. Ang tunay na kinaaawaan ng Diyos ay yung may ginagawa para maging brighter ang kanilang kinabukasan. At ganyan tayo bilang mga Kristiyano. Hindi tayo dapat ipako at ikulong ng ating mga kahinaan at ng ating mga struggles. Tayo bilang mga Kristiyano, mga kapatid, may kanya-kanyang kahinaan. May kanya-kanyang kakulangan. At bukod sa ating pagdarasal ng rosaryo, bukod sa ating pagsimba, bukod sa ating pagtanggap ng mga sakramento, bahagi at modelo natin si Kristo kung papaanong ang kamatayan na maituturing na kahinaan ng isang tao ay naging lakas upang pagsimulan ng panibagong buhay. He was able to overcome yung the greatest struggle, not only because He is God, kundi na-transform niya yung ganung karanasan upang ito ang maging lakas at paghugutan at pagsimulan ng maraming buhay. At dyan tayo nabubuhay sa ganyang katotohanan. Ang kanyang kamatayan sa krus, mga kapatid, ang pinagsisimula natin ng lakas upang maging modelo natin bilang tunay na Kristiyano na ipinakita ng babaeng ito sa ating mabuting balita. Ngayong hapong ito, mga kapatid, hindi lamang ang modelo ng pagiging tunay na Kristiyano ay yung idealized Christian life na ating nakikita at nababasa sa mga libro tungkol sa mga santo. Bahagi din at tunay na modelo rin ang bawat buhay natin na kung saan merong kahinaan, merong pagkukulang, merong madilim na nakaraan. Pero ito'y kung ipapaubaya natin sa Diyos, kaya natin gawing lakas upang maging simbolo tayo at modelo tayo ng marami bilang tanda na kaya nating maging tunay na Kristiyano sa gitna ng ating mga struggle.
Nawa po bilang mga binyagan, gamitin natin yung ating sphere of influence upang palakasin ang loob ng mga alam natin at kakilala natin na nanghihina dahil sa kanilang mga struggle sa buhay. Nawa, yung modelo natin at encouragement natin, ang siyang maging lakas din nila upang sabihin ang tunay na Kristiyano ay kayang lampasan ang kanyang mga kahinaan at kanyang mga pasanin sa buhay bilang tanda ng kanyang pananampalataya kay Jesus na siyang mag-aahon sa atin sa kung anuman ang ating pinagdadaanan. Mahirap ang maging tunay na Kristiyano, pero hindi imposible ang mabuhay ng tunay na Kristiyano kung katulad ng babae sa mabuting balita, uunahin natin ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Susundan natin ang pagpapakumbaba sa Diyos. At ikatlo, magiging matapang tayo na harapin ang ating mga kahinaan at yakapin ito at i-transform ito into our strength upang siyang maging lakas natin at mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga pasanin natin sa buhay sa tulong at awa ni Kristo. Please all stand. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. We are constantly challenged to mirror God's love for all. Making this universal love the inspiration of our prayer, let us address our petitions to the one who is the Father of us all and say, we beseech you, Lord, hear us. We beseech you, Lord, hear us. For the Church, God's family on earth, may she appreciate all cultures and keep herself open to receive their contribution in order to purify and enrich them with the divine wisdom of the gospel. Let us pray. We beseech you, Lord, hear us. For the Holy Father, Pope Francis, our bishops and the leaders of all other Christian denominations, may they all be docile to the promptings of the Spirit as He leads all towards an ever greater unity of faith and action. Let us pray. We beseech you, Lord, hear us. For our political leaders and all those who hold positions of authority, may they be faithful to their commitment to serve all citizens without discriminations and unfair favoritisms. Let us pray. We beseech you, Lord, hear us. For our parish community and our families, may we all treasure dialogue, be ready to listen to others, and do our best to help those in need, following the example of Jesus. Let us pray. We beseech you, Lord, hear us. For all of us, may the thought of God's great mercy towards us move us to show mercy to everyone at all times. Let us pray. We beseech you, Lord, hear us. Lord God, give us a heart as loving as yours, that we may be able to accept, respect, and love everybody as our brother and sister, regardless of social, racial, political, or religious differences. You who live and reign forever and ever. Amen. Please be seated. For your offerings in the envelope, you may drop them at the collection baskets.
please all stand. May the Lord accept the sacrifice of your... Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Receive our oblation, O Lord, by which is brought about a glorious exchange, that by offering what you have given, we may merit to receive your very self through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For out of compassion for the waywardness that is ours, He humbled Himself and was born of the Virgin. By the passion of the cross, He freed us from unending death. And by rising from the dead, He gave us life eternal. And so with the angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory, as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory, Hosanna. Hosanna, Hosanna in the highest. Those who are unable to kneel, please remain standing with reverence. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as you celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Gilbert our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be coerced to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Oh.
Jesus taught us to call God our Father, and so we have the courage to say, Lord, we pray from every evil, graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to our apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Those who are unable to kneel, please remain standing with reverence. Behold the Lamb of God, behold Him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. The body of Christ. Amen. Thank you.
our Savior, God with us, faithful and rich in mercy. Thank you.
The second collection, which will be done, is for the continuing development of the Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Thank you for your offering. Please all stand. Let us pray. Made partakers of Christ through these sacraments, we humbly implore your mercy, Lord, that conformed to his image on earth, we may merit also to be his co-heirs in heaven, who lives and reigns forever and ever. Amen. Prayer for intercession to Saint Padre Pio. Padre Pio, holy monk from Pietrelcina, outstanding saint of the present era, our bright beacon in this earthly pilgrimage, our sanctuary in times of trouble, holy exemplar of great courage, with you our needs do we confide, as well as our livelihood, our health, and our might. Unworthy as we are, we pray that you concede, bless and grace us that our lives may be fulfilled. From sin may we abstain, in God may we remain. We also beseech thee, servant of the Most Holy, to instruct us in the gospel, that we may reflect and believe. Our requests are before thee, our hearts repent, resolving earnestly to not sin again, to always follow God the Father, together with the Spirit and Jesus the Mediator. Amen. Please be seated. Mga paalala po. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Sa lahat, nagamit ang ating main arch entrance, tayo po ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, ang Osteria ay lugar na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng pamantayan ng CBCP as a National Shrine. Bukas po ito, gada, Sabado at Linggo. Paalala po, panatilihin natin ang kalinisan sa loob at labas ng ating simbahan. Hinihikayat natin ang klego, clean as you go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikalima, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan
tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, sa August 22, ay pansamantala po munang walang misa sa ganap na alas 2 ng hapon bilang daan sa Soltare event na gaganapin dito sa Pambansang Dambana. Ika-7, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio, sa 10 ng Setyembre ay sasagawang operasyon sa sis o bukol at cleft lip o bingot sa Pambansang Dambana sa pakikipagtulungan ng UST Alumni Medical Society. Tanging 100 to 150 patients lamang po ang kayang operahan. Para sa mga interesado, magkakaroon ng patient screening sa darating na August 26 at September 2 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado. Magkakaroon din po ng National ID Registration dito sa Pambansang Dambana sa Linggo, August 20. Sa ganap na 8 ng umaga hanggang 2 ng hapon, ang requirement po ay isang valid ID para sa matatanda at birth certificate naman po para sa mga bata. Makipag-ugnayan lang po sa opisina kung kayo po ay may mga katanungan. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Kaugnay po ng medical mission, kanina po ay kausap ko ang coordinator ng UST Medical Society Alumni Association. Gagawin na po nilang full medical mission. Bukod po doon sa 150 patients ng surgery, isasama na nila ang dental, ENT, pediatrics, OB-GYN, tsaka ophthalmology. Kaya madadagdagan po yung 150 patients, kasama na po yung pediatrics kahit mga bata. Kaya magpalista na po kayo para sa darating na September 10 full medical mission in preparation for the Feast of Saint Padre Pio, kung saan napakalapit at mahal na mahal ang mga may karamdaman at may sakit. Makipag-ugnayan po kayo sa aming opisina para maipalista ang inyong mga anak, ang inyong mga kasama sa bahay na may karamdaman upang matugunan hindi lamang ng lunas espiritual kundi lunas medical din na baka siyang kailangan. Ito po ay libre. Wala po itong bayad. Kahit po yung operasyon. Kaya kung meron kayong mga kakilala na alam nyong nangangailangan ng tulong, ipalista nyo po sila, lalo na po yung bingot at saka po yung may mga bukol. Marami pong salamat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imaheng, dasalan, nagpapalala ng kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan lang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka.
sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go forth, the celebration is ended. Thanks be to God. Thanks to the Lord, give thanks to the Lord. Proclaim His name, proclaim His name. Give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord. Proclaim His name, proclaim His name. Give thanks to the Lord.